Magandang umaga sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa Pinay Shop Dolls. Ngayong araw tayo ay mag-adventure sa parte ng Hong Kong patungo ng Saudi Arabia. So ngayon guys, ang adventure na ito ay dito muna sa Hong Kong and then lilipat tayo ng Saudi Arabia kung saan natin makikita kung ang mga iba't ibang tanawin. Kung ang Hong Kong, ang makikita nyo ay ang nagtataas ang gusali na dikit-dikit, iba naman sa kingdom of Saudi Arabia. So dito makikita natin ang mga tanawin na nagtataas ang mga gusali at mga ganda at yan guys. At ang mga bulubundukin kung saan karamihan ng mga turista diyan sila nag hahike. Ayan ang mga dinadayo ng ating mga turista sa iba't ibang lupalop ng bansa. Ang building na 'yon, yung pinakamataas na 'yon, 'yon ay ang IFC Tower 2. Yan ang pinakamataas na gusali dito sa Hong Kong, ang IFC Tower 2. Mula yan ay parte ng Central. So mula dito sa Kowloon site, ating matatanawan ang gusali na andun sa Hong Kong Island area. So yan ay Hong Kong Island, sakop ng Hong Kong Island area kung saan nandito lang ako sa sakop ng Kowloon City. So napakaliit guys ang Hong Kong, kung kaya makikita nyo na kung andito lang ako sa Kowloon City pero makikita ko at matatanaw ko ang Central. Ang bundok na yon, kung makikita nyo ang bundok na yon, yan ay parte ng The Peak. Ayan yung tinatawag na The Peak. So hanggang dito makikita rin natin ang Peak Tower. Ang mga gusaling yan ay dito lamang sa parte ito, yan ay parte lamang ng TST. Parte yan ng TST at Prince Edward Place. At doon naman, kung makikita nyo ang gusaling yun, yun yung tinatawag na, yun ang gusali sa TST or Chin Sa Choy. Yan guys, ang mga naglalakihan at nagkakataas-taas ang gusali nandito sa Hong Kong. Kung kaya't kahit malayo ka ay matatanaw mo. At hanggang dito ay matatanaw mo rin ang nakapaligid na karagatan. Ang Hong Kong ay nasasakop at nakapaligid lamang ang tubig. Kaya kung ang Hong Kong ay kung may earthquake siguro dito, minsan ang lulubog ang Hong Kong dahil napapalibutan tayo ng mga tubig at bulubundukin. So ito guys ang lugar ng Hong Kong na kung saan matatagpuan natin dito sa isang lugar ngayon. Ang Hong Kong ngayon ay isa ng sinakop ng China. So dito tayo, dito matatagpuan natin ang mga gusali, mga building na nagkakagandahan. At napaka-convenient sa mga pamilihan, mga malls, mga wet market. So mula wet market hanggang dito, I take 5 minutes drive by shuttle bus at mini bus. Ang gusaling yan, ito naman ang football pitch. Ito ay ito ang football pitch ng Bacon Heights. Yan, dito sa Bacon Heights yan. Bacon Heights Road. At dyan naman guys, kung makikita nyo ang mga building dyan, dyan yung Kowloon City. Yan yung, dyan yung Kowloon City guys, kung parte ng, kasi ang Hong Kong ay nahahati sa tatlong island. So ang Hong Kong Island, yan ay kung nasaan ang Central, The Peak, at ang Hong Kong City kung nasaan andito ako at ang pinakamalayo doon sa bundok na yun ay yun naman ang tinatawag na
New Territories. So nahahati ang tatlong island ng Hong Kong. Ang Hong Kong ay nahahati sa tatlong island ng Hong Kong Island, Kowloon City, at saka New Territories. So, ito. At dito, hanggang dito ay matatanaw natin ang expressway from the top na kung nasaan ako. Yan. So, dito ako sa balkonihay namin, pero ito ang aking mga manatatanaw, ang mga sasakyan sa express highway at ang mga gusaling nakapalibot dito. At punta rin tayo guys sa bandang Kanluran. Kanluran ng Hong Kong kung saan doon din natin matatanaw ang mga bundok kung saan nagha-hike ang mga hikers. Dito naman sa likod sa bandang Kanluran, dito natin matatanaw ang bundok ng Lion Rock. Iyan yung tinatawag nilang Lion Rock. Ang bundok na yan ay ang Lion Rock kung saan diyan pumupunta yung mga hikers, ang mga taong love adventures or mga love hikers. Yan. At ito yung mga gusali dito, nagkakataas-taas ang gusali dito sa aming lugar kung saan nasaan ako. So yan guys, yung bundok na yan, nasubukan ko nang inakyat dyan hanggang dun sa taas. Meron siyang 1,000 steps pataas na putol-putol. Pero 1,000 steps, ang steps mo bago ka makarating dun sa taas. Ganon din sa pababa niya. And then yung mga bato na yan yung pinupuntahan ng mga rock climbers. Yan, may mga rock climbers kung minsan dyan guys. At ang bundok na rin na yan, dyan mo matatagpuan ang nagpakaramihan na mga unggoy. Sa bandang doon mo kikita yung formation ng lion. Kaya nila tinawag na Lion Rock kasi doon po sa banda roon ay yung formation ng rock doon is para siyang lion. So kaya siya tinawag na Lion Rock. At ang loob din ng bundok na yan ay may mahabang tunnel. Tunnel na patungo ng Yunlong, patungo ng Shatin, patungo ng New Territories from Kowloon side to New Territories hanggang sa airport. So dyan dadaan yung mga sasakyan sa bundok na yan. May maluwang na tunnel sa bundok na yan guys. Kung tinitignan nyo parang walang sasakyan na dumadaan dyan pero sa ilalim nyan ay isang daan na maganda, isang tunnel. So yan guys. So diyan nagtatapos ang ating adventure ng Hong Kong. Lilipat naman tayo sa adventure ng Kingdom of Saudi Arabia na pinakuha ko sa aking kaibigan kung saan doon siya naka work base at doon naman titignan natin ang lugar ng sa Saudi Arabia. Gaya ng sinabi ko sa inyo guys, kung ang Hong Kong ay mayroong nagtaas-tahas sa mga building at dikit-dikit, iba naman sa Kingdom of Saudi Arabia. Ito ha.
ang bulubundukin ng Saudi Arabia. Ito ang tahanan ng mga katrupa kong mga unggoy. Eh, sila ay wala ba dito ngayon? Iwan ko kung saan sila. Baka naghanap pa ng pagkain. Basta ito ang tahanan ng mga katrupang unggoy. Ito na. Yung mga karelatives ko, mga kamukhang unggoy, nandito sila. Dito sila tumira. Ayan. Lubundukin ng Saudi Arabia, Abha. Abha yata ito, Abha. Ayan. Ayan ang tower. Para makuntak ng mga pamilya ng mga unggoy din. Ayan. Ayan po sila. Sila yung nagtatago muna ngayon. Kasi alam na nandito ako. Yeah. Alam niyo, nandito ang hari ng unggoy. Ito ngayon ay alas 2 ng hapon dito sa Saudi Arabia. Alas 7 ng gabi sa Pinas. Papalapit na sa tinatawag na 11 tunnel. Malayo pa mula dito, malayo pa.